channel. Ako po si Mygel. And in today's video, gagawa tayo ng comparison video regarding sa dalawang Pinoy brands na napukaw ng aking attention, guys. So, let's see. Disclaimer lang, guys. Hindi po natin intention na magkaroon ng parang rivalry or magkaroon ng away yung dalawang brands. Kasi, alam ko, these brands are very maganda talaga. So, i-compare lang natin. Kasi, meron akong nakita sa kanila na parang same sila. So, para hindi tayo masyado malito, kailangan natin ng comparison view. Kung gusto nyo malaman kung ano ba yung pagkakaiba nila, kung ano ba yung pagkakapareho nila, please keep on watching. Mag-start ako sa skin potion. So, ang gagamitin ko sa aking eyelids is this one, the shade Zoe. Yung shade na Zoe is like a orangey brown, ganyan, or terracotta. So, super uso nito ngayon. Again, I'm going to test out this skin potion dream cream. Wala akong nilagay na primer para ma-test out natin kung pwede ba siya nang walang primer. So, yeah. So, ayan. It's very subtle lang. Parang nagkaroon lang ng kulay yung inyong eyes. So, magdagdag tayo. 1, 2, 3 dots again. And blend it out. Alright. It's a very pretty shade. Ang ganda ng itsura ng kulay niya, guys. As in, yung kinlaim niya na parang orangey brown or terracotta shade, ganun talaga yung labas niya sa actual. Nice. And it's very blendable. Hindi siya completely nagseset kasi pag ginawa ko siya, kaya mo pa siyang i-blend eh. So, umaandar talaga yung product. Dito sa right side, ang i-test out ko naman is yung sa color red na tinatawag nilang Duali Tint. And ito yung nakikita kong shade na pwede natin i-compare siguro dito sa Zoe ng Skin Potions. So, ang shade na to is tinatawag nilang Race White. So, lalagay ko na 1, 2, and 3 dots para pantay naman sila nitong isa. So, blend lang natin. Hindi siya same ng kulay ng Zoe. Okay. So, magkaiba. As you can see, 3 dots pa lang pero super pigmented niya. Diba? Medyo mas glossy lang tong tignan compare dito sa kabila. So, ayan na yung 3 dots. Magkaiba yung ano ko. Magkaiba yung nasa mata ko. Alright! Okay. So, dagdagan ko pa ba para pantay sila nito skin potions, no? Sige, try natin, ha? So, 1, 2, and 3. So, guys, ito na. Nilagyan ko lang yung aking lower lid pareho. Kaya, ganyan na naging itsura niya. Ang aking napansin, guys, so, this one, the skin potions, 3 dots siya, and diba, hindi pa siya ganun ka-intense yung pinakang kulay niya nung nilagay ko. And then, nilagay ko ulit siya for the second time, so ganyan na yung labas ng kulay niya. And then, this one is the Duali Tint ng color red. So, akala ko magiging medyo hawig sila, pero hindi pala. Nude ang itsura niya. Alam ko meron pang silang isang shade na siguro medyo hawig dito. Pwede pa rin naman siyang gamitin sa labas as it is, na ganyan lang. Hindi naman siya mukhang parang namamaga yung mata mo. Sa blendability, guys, hindi ako ng problema kasi pareho silang blendable. And hindi siya ganun agad nagsiset sa mata mo. So, may time pa para ayusin mo siya. And kung gaano ba ka-intense yung gusto mong ilagay sa mata mo, maa-adjust mo siya agad-agad. Be careful lang dito sa Duali Tint kasi talagang super intense ng pigmentation niya agad-agad. Kaya ito, kailangan nyo i-control yung paglalagay niya sa eyes. So, tapos na tayo sa eyes. Mag-proceed na tayo sa cheeks. Ang ilalagay ko sa cheeks ay itong scarlet na shade ng skin potion dito sa aking left side.
medyo mauve siya tingnan. Parang rose, ganyan yung itsura niya. So, lagay na natin. 1, 2, 3. Wait lang. Alright. So, 3 dots again. So, ito na siya. Nagkaroon ng kulay yung aking cheeks, pero hindi siya ganun ka-intense. So, magdagdag ulit tayo. So, ayan. Nakikita nyo na siya, di ba? So, second application, 3 dots. Super obvious na siya. Ayan. Parang ano, parang napakapal, ano, pero... Sige, pakita ko lang sa inyo kung gano'ng ka-intense yung magiging kulay niya. The next one, itry natin itong sa may. Dito naman sa aking right cheek, ilalagay ko naman syempre yung duality tint. So, pili tayo ng kulay. Shade Love. Alright, this one. Shade Love. Medyo pink. Yan, pink. Fuchsia pink. 1, 2, 3. Ala. Parang... Eh. Alright, let's go. Okay, so ayan na po siya. Pusha talaga siya, pink. Oh my gosh. Pigmented. Okay, ito yung first application. Napapansin nyo ba? Parang medyo magkahawig na sila. Pero this one, kailangan ko ng second application para dito. And this one is first application lang. So, let's see. Ang nakikita ko dito, this surface parang medyo glossy naman siya sa cheeks. And ayan, mas madaming shine tignan dito sa part na to. Unlike dito sa duality, hindi masyado, diba? Ayan. So, let's try second application. Pero, for me ah, okay na yung first application kanina. Pero, let's see lang. Para equal naman sila kung ano magiging labas pag nag-second application ka. Kanina, nung biniblend ko pa lang, mukha siyang parang sinapak ang itsura niya, pero nag-wear off or parang nabiblend talaga yung pinakang kulay. Parang nawawala yung kulay. Diba, tingnan mo, oh, ganyan siya. Akala mo ganyan din yung lalabas sa cheeks mo, na super intense nung pigmentation niya. Pero, kapag binblend mo na siya, nawawala, wala naman na siya. So, umulan na. Alright, so ito na itsura niya, mukha na ako na sa pack. So, ibig sabihin, yung duality tint, okay na siya ng first application lang, 3 dots. And this skin potion, ikaw na bahala. Adjustable yung kanyang shade. So, proceed na tayo sa aking lips. Ang gagamitin ko muna is yung sa skin potions na Harper. Ang shade niya is ito. Parang, yan, brownish pink. Na perfect for everyday. So, lagay natin siya. Okay. As you can see, first swipe, pigmented. So, ito na yung itsura niya sa aking lips. Ang ganda-ganda ng kulay na to, guys. Actually, ito yung pinaka-favorite ko sa kanilang tatlo. And, super creamy. Ayan. Ang lambot niya. And nakita nyo naman, super pigmented niya. And nag-glide talaga siya sa lips smoothly. So, if ever na meron kang dry lips, okay lang. Walang problema dito. Kasi talagang mapapantay nyo. Mabiblend nyo ng maayos. Kasi nga, creamy siya. Ito din yung pinaka-favorite ko na, ano, na formula dun sa tatlo. Kasi yung Scarlett, na-try ko na kasi ito sa lips ko and hindi ko masyado nagustuhan yung formula ng Scarlett. Ito, yung ginamit ko sa cheeks ha. For me, mas okay siya sa cheeks kaysa sa lips kasi para medyo oily siya. Hindi ko alam ha, parang ganon. Alam mo talaga na meron kang suot na lipstick. And yan, hindi siya transfer proof, hindi siya kiss proof. But the color is hindi gumagalaw. Wala akong na-feel na powder dito sa lips. And madali siyang tanggalin ng micellar water. Natanggal ko siya. Tint! Wala akong masyadong nakitang visible na tint.
So, ilalagay ko naman sa lips ko is yung sa Colorette naman na Duality Tint. And ito yung kanilang bago, yung May 3 set. So, ang shade nito is yung shade na Kilig. So, lagay na natin siya sa aking lips. Ito, masasabi ko naman dito sa lips is parang glossy. Glossy siya. And, ayan. Hindi siya malagkit. Lightweight. Para talaga siyang tint. Super pigmented din niya. Tingnan natin sa kung transfer proof. Pero obviously, hindi din. Nare-rim din siya ng micellar water. Pero, sa nakikita ko, may stain pa rin siya, diba? Hindi ganyan ang kulay na lips ko kanina eh. Yung sa skin potion, thick yung kanyang consistency. Tinry ko, medyo magkakulay pala to si Scarlet, tsaka itong si Light, Duality Tint Light. And yan, ito yung itsura niya pag blended. As you can see, medyo na nagiging subtle yung kulay niya pag binlend. Unlike dito sa dalawang to, super pigmented pa rin niya tingnan. Ayun guys, may napansin ako, since ano siya, cream type, nagsisettle siya sa lines. Sorry naman sa kilay ko kasi ipapa-eyes ko pa yan, hindi ko pa siya naaahit. So dito din, pareho sila na nagsisettle sa mga lines. Ayan, sana mapansin nyo. Pero, ayun. Pero huwag kayong mag-alala kasi okay lang, may solusyon pa rin yun. It's either gumamit kayo ng primer na maganda eyelids nyo, pwede na rin yung concealer, ay pwede mo siyang iset ng powder. Okay, update tayo guys, tapos ako mag-zumba and meron pa rin akong blush on and meron pa rin akong lipstick and intact pa rin yung nasa aking outer lips. Pero yung inner lips ko, nawala na, nag-fade na siya. Pero okay lang kasi maganda pa rin. And it's not drying and ayun, yun nga lang, meron siyang onting bleeding. Ayan o, nag-bleed siya. So, ayan, siguro kailangan i-blot mo siya, no? Hindi siya masyadong mag-transfer. Super na-impress ako dito sa may cheek area kasi hindi talaga siya nawala. As in, hindi siya gumalaw. Nandun pa rin siya. So, and then, dito naman sa Duality Tint, yung kanyang hulas test. Okay naman siya. Yung sa lips ko, nag-stain siya. Pero medyo parang na-feel ko na medyo nasuck niya yung moisture ng aking lips after ng aking Zumba class. And then, dito sa cheeks, medyo nabawasan lang siya ng kaunti. Hello guys, update tayo. And ito na yung tsura niya. Wala na siya sa lips ko actually. Nandito na lang siya sa outer lips ko. Ayan, sa may lining. Tapos dito sa may baba. Gala test naman, pareho silang okay sa cheeks. As in, tumatagal sila. As in, forever tatagal sila. So, super ganda. Kasi, dun nga sa aking hulas test, tumagal sila eh. What more pa, yung gagala ka lang naman, di ba? Sa Dream Cream, pag kumain ka, as in, totally mawawala na talaga siya. And, sa akin, hindi siya nag-stain. But, sa Duality, super gusto ko siya kasi kahit nawala na siya sa lips ko habang kumakain ako, is okay pa rin siya. Nagkaroon siya ng stain sa lips. Yung Dream Cream, pwede siyang tumagal for about 4 to 5 hours kung hindi ka masyadong kakain. Pero kung kakain ka, guys, ligwak talaga siya sa food test. Lalo pag kumain ka ng mga oily foods. Unlike sa Duality Tint naman, you can wear it for about 5 to 6 hours kapag hindi ka masyado kakain. And nag-stain talaga siya, guys. Pero ang maganda dun sa Dream Cream, guys, hindi ako naka-feel ng kahit anong dryness sa lips ko. Unlike sa Duality Tint, yun lang kapag after ko mag-zumba, dun lang talaga ako nakaramdam na medyo drying siya. Kasi parang sinasak niya yung moisture na lips mo. Pero yun, ang kailangan mong preparation dun is kailangan mo exfoliate yung lips mo kapag meron ka talagang dry lips. So, when it comes naman sa packaging, wala akong masabi na negative sa kanilang dalawa kasi dito pa lang, sa skin potion, super cute niya. Ganito lang siya kaliit. And, ayan. Ang ganda, diba? May mga star.
Alright, so naka-box siyang ganyan. So ayan siya. May unahan niya nakagay Skin Potions Dream Cream Velvet Powder Tint. Tapos andito yung shade name, meron dito net weight, and then ingredients, may barcode dito naman sa likod niya, may nakalagay na mga claims sa kanya. Cruelty free and tatagal siya ng 24 months. Ito yung tsura nung kanyang loob. So maliit lang siya and kitang-kita mo yung shade na nasa loob. And acrylic siya. Ang takit niya, pastel pink. And then pag binuksan niyo siya, meron siyang doe foot applicator na ganyan na sobrang liit lang. Kasi maliit lang naman yung product. Then pa slant yung doe foot applicator. Actually, magkaiba sila ng packaging kasi pareho lang silang limited edition. So, meron ako nito, yung duality. Ayan, ganyan yung tsura niya. It's a collaboration with the Kings. So, ito yung tsura niya. May dalawang tints na siya. Nakalagay yung shade name dito. One is yung isa pa nilang limited edition in celebration with the linggo ng wika or buwan ng wika. So, ang tawag dito is Colorete. Ayan, nakalagay siya sa box kasi preset siya. So, meron siyang Supra Matte, meron siyang Color Glaze, at saka ito, Duality. Ayan, ganito siya, tatlo. And siyempre, kukunin ko lang yung duality kasi ito lang yung kinakompare natin. Nakalagay, wika ng pag-ibig or love language. Dito nakalagay yung bawat ingredients ng tatlong kasama sa set. Tapos, dito nakalagay 12 months. Yung parang sa Supra Matte at sa Color Glaze. Ayan, black. Black siya, tapos acrylic. And then, pag binuksan nyo, mahaba yung kanyang doe foot applicator. Maganda talaga pagpaslan kasi naaabot mo yung mga inner corners, nalalimingan mo yung lips mo ng maayos. Ito rin yung isang bagay kung bakit ko rin siya naisipang i-compare kasi pareho sila ng amoy. So, paki-explain bakit po sila magkahawig ng amoy? Siguro dahil sa ingredients. Net weight ng Skin Potions is 6 ml or 0.2 fluid ounce. Tapos itong sa Colorette, syempre magkaiba sila. Itong duality natin is 4 ml each. This one is, ang sabi dito is around 5 grams or 5 ml. Sa price range naman nila, mas affordable itong Skin Potions kasi it's only 249 pesos. Itong sa duality is 499 pesos, pero 8 ml, sulit na kasi dalawa yung shades na pwede mong makuha. Ito naman isa, yung sa Colorete naman is around 999 pesos. Pero guys, huwag muna kayo mag-react kasi yung 999 pesos mo is equivalent na sa tatlong kind ng lipi. So you have Supra Matte, you have Color Glaze, and itong duality. Guys, meron lang ako napansin, no? Parang yung sa eyes ko, nag-tone down yung kulay, no? Yung sa Skin Potions. Ayun, no? Nag-tone down siya. Wala pa naman ako masyadong ginagawa. Andito lang naman ako sa kwarto and nag-film ako. And wala pa atang isang oras na pag-film. Unlike dito sa duality nito, andyan pa din siya. Siguro yung longevity nito dito sa part ng eyes, hindi siya ganun ka-promising. So, when it comes to the shade, guys, yung Skin Potions Dream Cream Tint is meron 6 shades. And yung 6 shades niya is parang pag nakikita mo, maganda. As in, yun talaga yung mga uso ngayon ng mga kulay. Yun yung nasa trend ng mga kulay. Pero pag pagmamasdan niyo siya is parang usual lang talaga. Pero alam ko nagde-develop pa yung owner nito. Naka-follow kasi ako sa kanilang Instagram. So, parang meron ulit silang dine-develop na iba pang mga shades. So, super looking forward talaga ako kung ano man yon. And then guys, yun naman sa Duality Tint, meron silang 9 shades. Yes, 9 shades ito. And yung mga shade nito, super promising. Maganda talaga yung mga shades nila. And yung iba dito na shade is bago talaga sa mata. So, itong Dream Cream naman is parang forever na magiging available sa kanila kasi hindi siya limited edition. Unlike itong sa Dual Things, yung iba siguro sold out na nito kaya hindi na makakuha. Pero ito, alam ko meron pa ito sa site. So dapat kailangan mag-purchase ka na agad kung gusto mo matry ito kasi talagang
pag naubos na to, hindi na sila mag-restock. Sana nakatulong sa inyo itong comparison video ko regarding dito sa Colorette and then sa skin potions. Pero the bottom line is, pare sila na nagle-level up. Itong Colorette, matagal ko na talaga itong sinusubaybayan and lagi siyang may bago. Laging kakaiba yung mga pakulo nila. And yung kanilang CEO na si Miss Nina is super hands-on. As in talaga, super hands-on siya sa ginagawa niya. And makikita mo yung passion and yung dedication niya sa pag-develop ng mga products ng Colorette. And lahat ng products ng Colorette na nilalabas nila is super boom. Nagiging hype. And super ganda. Wherein dito sa skin potions, kailan ko lang siya nakilala. Nakilala ko to dahil kay Mami Ann, nung nagkaroon siya ng live video regarding this Dream Cream na tint na ito. So, ako ay na-curious kasi sabi ni Mami Ann, maganda din siya eh. Like, yung Colorette. I am surprised kasi maganda talaga. So, sa ngayon, kinikilala ko pa, sinusubaybayan ko pa yung skin potions and nakita ko na hands-on din yung kanilang CEO. So, nag-discover din sila ng mga new things na nakaka-proud sila pareho kasi pareho silang Pinoy brand. Kala nila parang international brand yung Colorette wherein hindi pala, ito pala ay Pinoy brand. And then, nakaka-proud din yung skin potions kasi pag makikita mo yung kanilang mga branches, yung mga boutiques nila, yung itsura ng kanilang mga products, sobrang kikay. So if you are a kikay person, 'di ba magugustuhan mo 'to as in, 'di ba? Yung product, siguro may mga part talaga na naglalak sa kanila daw. Syempre, hindi naman talaga, wala ka naman makita talagang perfect na product. So siguro pag pinagsama 'to, yun na yun. Pag pinagsama tong Dream Cream tsaka tong Duality Tint, yun na yung perfect product na makita natin. Kasi sinasabi ko sa inyo, wala namang ganun ka-perfect. Kasi iba-iba rin naman yung preference ng tao. Merong ibang tao na gusto lang yung ganitong shades, na meron lang itong particular brand na to. And minsan, yung feeling sa lips, iba-iba rin. Kasi may mga taong dry lips, may mga tao na moisturize ang lips. So, this product is okay sa kanila and itong product na to, hindi magiging okay sa kanila. So, yun eh. Let's support local na lang kasi, di ba, mas madali siyang hanapin kasi dito na naman siya sa Philippines. And yung product na yun, guys, yung product na ginagawa nila, dinedevelop nila, is para talaga sa atin, sa mga Pinay. Like, yung mga shades na ginagawa nila is pwede sa mga morena, di ba? Yung consistency, yung ingredients na ginagamit nila is angkop lang dito sa klima natin dito sa Philippines. Ang maganda dito, pare silang cruelty-free. So, wala ka na mahihiling pa. Hindi nila tinetest sa animals yung mga product nila. So, wala silang nasasaktan na kahit anong mga animals. So, para sa akin, pare silang okay. Pareho silang may good points, pareho silang merong, syempre, merong mga cons, pero lamang pa rin yung mga pros nila. So, yun lang guys, sana nagustuhan nyo. Sana nakatulong sa inyo kung meron kayong mga agam-agam sa inyong mga isipan. Ayan, sana nasagot ko man lang yon. So, please subscribe sa aking channel para mapanood pa po kayo ng iba pang mga videos na i-upload ko soon ulit and magsama-sama ulit tayo. Comment down below lang kung ano pa yung gusto nyo na i-compare natin, kung ano pa yung gusto nyo i-review natin. So, yun lang guys. Always remember, don't worry, be happy, stay gorgeous, and yung fish yung